Good day mga ka-Wizard Moto, at welcome back ulit sa ating channel. Slowly but surely ay unti-unti na ngang idinadala ng mga ilang motorcycle unit ang ilang motorsiklo na itinampok at ni-review natin sa ating channel nitong mga nakalipas na buwan o taon na nung una ay akala natin na imposibleng dalhin sa Pilipinas. Katulad na lamang ng Kymco KRV160, Fecon Venture 150, Aprilia Ace RGT200, Skygo Lifan KPV150, Isway Imjet X150, Suzuki Avenis 125, at iba pa. At ngayon ay idagdag na natin sa listahan ang isa na namang panibagong scooter na pang dual purpose, walang iba kundi ang bagong Bristol EDX160 na rebranding ng Sany ADV150. So yes, Bristol po ang nakakuha ng Sany ADV150, na dati na rin nating itinampok sa ating channel taon na ang nakalipas nung una itong pinakilala sa motorcycle show sa China. So kung mapapansin nga natin ay halos pang dual purpose ang mga bagong scooter na nagsisilabasan ngayon sa merkado at edinadala sa Pilipinas. Ibig sabihin lang nun ay very in demand lang talaga at mas gusto ng karamihan ang ganitong klase na motorsiklo na sa pagkakatanda natin ay inumpisahan ng Honda Motorcycle sa kanilang Honda ADV150, ilang taon ang nakalipas mula ngayon. Sa video na to ay pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga kakayanan nitong bagong labas na Bristol EDX160 na pang-compete niya sa ibang adventure scooter na kasalukuyang minamarket ngayon dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa nangungunang Honda EDV160. Ano-ano ba ang mga pang-market nito, ang kanyang specs at features? Lahat ng yan ay i-discuss natin sa video na to. Pero bago yan ay huwag kalimutan na mag-subscribe at mag-follow sa ating channel. Hit mo na rin ang like at notification bell icon bilang suporta sa ating munting channel. Ang una agad nating mapapansin sa motor na ito ay ang kanyang pagka-dual purpose na looks na sobrang lakas ang dating napaka-brusko nitong tingnan na may malalaki at speky na gulong at kung mapapansin nyo naman ay naka-spoke rim wheels na ito at naka-naked handlebar, bagay na bagay talaga ito pang rakrakan sa off-road. Dito sa kanyang harap ay meron itong mahabang windshield with its brand name na Bristol. Adjustable na din ang kanyang windshield na pwedeng i-adjust pababa o pataas, naka-LED ang headlight nito, naka-projector headlamps, na talaga namang pangmalakasan ang ilawan ng motor na ito. Meron itong daytime running light na nakapalibot lang sa projector headlights nito, with its turn signal lights na nasa gilid lang din ng headlights. All LED na ang lighting system ng motorsiklong ito. At kung mapapansin natin ay meron siyang parang beak o nguso na bumagay naman at mas nakadagdag pa sa porma ng kanyang front face. Overall looks ay wala akong masasabi, talagang ito ang tipong motor na papangarapin ng lahat. Mapunta naman tayo sa kanyang features. Isa sa pinaka-highlight ng motor na ito bukod sa kanyang pagka-adventure scooter ay ang kanyang modern at high-tech na instrument cluster. Very wide na ang screen nito, kitang-kita ang mga naka-display, very elegant looking at napaka-high-end. Anyway, naka-TFT display na pala ito, at kompleto na rin ang mga icons and indicators na nakapaloob dito. Like temperature check, RPM, speedometer, check engine, ABS indicator, clock, turn signals indicator, trip meter at fuel level. At ang pinakamalupit pa nito na features mga kamoto ay meron itong kakayahan na i-connect ang system ng motor sa cellphone. Just like sa Yamaha Connect na feature, meron na din itong built-in na maps at GPS at pwede kang mag-navigate sa dashboard ng motor. At masasabi natin na mas advanced pa ito dahil meron itong screen mirroring na option, kagaya ng sa smart TV. Sa pagkakaalam natin ay ito pa lang ang adventure scooter na may technology na mirroring, so napaka-impressive naman pala ang bagong technology na meron ang motor na ito. Dito naman sa kanyang handlebar, meron itong backlight sa mga switches, nakakadagdag sa pagiging premium nito at visibility sa gabi, at naka-naked handlebar din ito, so very sporty talaga ang datingan. For other important features, meron itong hazard lamps for emergency purposes. Meron din itong idling stop and start, gaya ng sa Yamaha at Honda. Ang function nito sa hindi pa nakakaalam ay kung hihinto ang motor sa traffic ng mga at least 3 seconds, ay kusa nang namamatay ang makina at kusa naman itong aandar muli kapag ipihit na ang selenyador. Ang purpose nito ay para mas makatipid sa gas, makapahinga ang makina, at makabawas din at least sa polusyon. In terms naman sa safety features ay meron itong single channel ABS o anti-lock braking system na pwede mong i-switch off and on at alam na natin ang function ng ABS, piniprevent nito ang pagka-lock ng gulong kung sakaling merong bigla ang pagprino na pwedeng magresulta sa pagkadulas at pagkasemplang. Pangalawang safety features ay ang side stand engine cut-off switch na hindi aandar ang engine
kapag ka nakababa ang side stand ng motor. At hindi rin ito papahuli dahil nakakiless entry na ito, dagdag safety, at bawas hassle dahil remote na lang ang gagamitin para mapaandar ang motor. Meron din itong front pocket o glove box at nakapaloob naman dito ang kanyang USB charging port. Talagang mapapaw ka sa dami ng magagandang features ang motor na ito. Kung akala mo ay tapos na, wait, there's more. Naka-upside down fork na ang suspension niya sa harap at naka-dual air shock with subtank naman sa likod na may golden na kulay pareho. So alam naman natin sa ganitong mga suspension ay build talaga ito for performance, pang off-road talaga. Big bite na talaga ang datingan ng scooter na to. Mapunta na tayo sa kanyang engine specification. Meron itong exact engine displacement na 155.6 cubic centimeter, 4-stroke, liquid-cooled, single overhead cam, single cylinder, 2 valves. Good news na din dahil naka-fuel injected na at naka-CVT type transmission. Meron naman itong maximum torque of 14 Nm at 5,500 RPM. Ang front brake ay naka-wavy disc brake with 2-piston caliper at equipped ng anti-lock braking system o ABS. So again, naka-spoke wheels na po ito o naka-rem set. Meron naman itong tire sa harap na 110/80 with 14-inch rim size. Sa likod naman ay 130/70 with 13-inch rim size, naka-dual sports type na ang tire at tubeless. Rear brake ay naka-single disc brake, 1-piston caliper at wala pong ABS system, sa harap lang po ang may anti-lock braking system. Fuel tank capacity ay 11 liters so hindi na rin masama. Meron naman itong average fuel consumption na 43 km per liter at ang fuel tank niya ay nasa central spine na hindi mo na kailangan buksan ang upuan para magpagas. Seat height ay 790, so medyo may kataasan ng kaunti, pero kaya pa rin naman ng mga 5-plot, basta marunong ka lang talagang humawak at magdala ng motorsiklo. Overall na bigat naman ay nasa 137 kg, so medyo magaan lang, at may wheelbase na 1,330 mm. Ang kanyang underseat compartment naman ay very spacious na din at kasya ang isang full face na helmet at may extended na space pa para paglagyan ng ibang mga gamit. Naka 2-ton pala ang upuan ng scooter na to. So sa datingan ng Bristol ADX 160 ay meron itong kamukha sa Hyundai XADV 750. Naka top box ready na din pala ang grab bar niya sa likod at napaka-astig din ang design ng kanyang tail light. All LED na po ang lighting system ng motor na ito. Meron pala itong dalawang color variation, which is red and black. So ang datingan ng motor na ito ay talagang sulit na sulit at hindi talaga tayo tinipid sa external design, pati sa kanyang engine specs at features ay talaga namang very modern at high-tech, kaya hindi na nakapagtataka na within 12 hours ay na-sold out na agad ang initial batch nito na 30 units, bago pa man ang official launching nito. At isa din sa dahilan niyan ay nag-offer sila ng 20,000 na introductory discount. So mabibili mo na lang siya sa halagang 158,000 pesos, instead of 178,000 pesos na kanya namang suggested retail price. So ano ang masasabi mo sa bagong adventure scooter na Bristol ADX 160? Just comment your thoughts in the comment section below. At dito na natin tatapusin ang video natin mga ka-Wizard Moto. Sana nagustuhan ninyo ang video, at kung nagustuhan nyo ay pakipindot ang like button bilang suporta na rin sa ating channel, at sa mga hindi pa nakasubscribe ay inaanyayahan ko kayo kapatid na magsubscribe sa aking channel, para lagi tayong updated sa mga videos na i-upload ko pa. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ride safe and God bless.